Do you find depositions and other modes of discovery hard to understand? Once upon a time, a long time ago, ganyan din ako. Hindi ko ma-imagine paano ba itong mga procedure na to. Pero nung naintindihan ko kung bakit may mga ganitong procedure at gumawa ako ng mga flowcharts at nalaman ko kung paano itong ina-apply sa tunay na kaso, parang may light bulb na lumiwanag sa aking isipan. Kaya, let me help you learn about these different modes of discovery. Katulad ng depositions, interrogatories to parties, requests for admission, production or inspection of documents or things, physical or mental examination of persons, at kung ano ang mga sanctions na haharapin ng mga tao na hindi sumusunod sa orders patungkol dito. So, huwag niyong i-miss ang chance na to na ma-enhance ang understanding ninyo tungkol sa modes of discovery. Stay ahead in your studies. Reserve your spot now and mark your calendar. So, I expect to see you there.